I guess it's one thing to be loved, and it's another thing to feel loved. Bagamat magkaugnay, I guess magkaiba rin kahit papaano, sapagkat magkaiba ng pinanggagalingan. Yung ikaw ay minamahal sa nararamdaman mong ikaw ay talagang minamahal. Nasabi ko po ito kasi may mga pagkakataon. Sasabihin nung nagmamahal, eh Father, mahal na mahal ko naman yan eh. Sasabihin naman nung minamahal, Father, hindi ko ramdam. So, sino kaya ang may diferensya? Sino ang kulang talaga? Yung nagmamahal nga, kaya kulang yung binibigay niyang pagmamahal, o yung minamahal ay kulang lang ang appreciation na binibigay niya sa pagmamahal na nare-receive niya? Sinabi ko po ito kasi narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang maliwanag na sinabi ng ating Panginoon. Kung papaanong minamahal daw siya ng Diyos Ama, ganun din ang sa atin ay pagmamahal niya. Naniniwala po ba tayo dito? Huwag muna po kayong sasagot. Kung gusto po ninyo, pumikit muna kayo. At saka nyo isipin, naniniwala nga ba ako na kung papaanong just us, in as much, in the same way as minamahal ng Diyos Ama si Jesus, eh ganun din, walang labis, walang kulang, ganun din ang pagmamahal ni Jesus sa akin. Bago po tayo sumagot, sipin muna natin. Huwag tayong sumagot dahil nasa Biblia eh. Huwag tayong sumagot na naniniwala tayo dahil sinabi ni Jesus eh. Maniniwala tayo according sa nararamdaman natin. Yun ba yung nararamdaman natin? Yun ba yung nararanasan natin? Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang laman ng isip at puso natin. Hindi maganda sa Kanya kung sasabihin natin naniniwala tayo dyan kung hindi naman natin fully nararamdaman o kumbinsido tayo sa katotohanan yan. Mas maganda na yung maging honest tayo sa Kanya para alam niya kung paano tayo tutulungan. Para po, mas maging madali, ha, ganito. Tingnan po natin si Jesus. Kasi siya naman yung talagang minamahal ng Diyos, di ba? Inasmuch ang buhay ni Jesus ay apektado nito ng pagmamahal sa Kanya ng Ama. Kung papaanong kahit na ikamatay niya, manindigan siya sa tama, sa totoo talaga. Kung papaanong kahit mahirap lang sila, masaya siya. Kung papaanong kahit gumawa siya ng maraming mabuti, puro masama yung ginanti sa kanya, na kaya niya. Kung papaanong ang sabi niya, wala akong ginagawa na hindi kalooban ng aking Ama. Kung papaanong na kaya niyang magpakabuting tao talaga. Kung papaanong kahit nakabayubay na sa krus, pagmamahal at pagpapatawad pa rin ang namumutawi sa mga labi niya. At totoo, ha? Hindi ka plastikan, ha? Sipin po natin. Lahat ng ito ay apektado kung bakit ganyan ang kanyang reaksyon sa mga pangit na ganyang sitwasyon ay sapagkat naniniwala talaga, ramdam talaga niya ang pagmamahal ng Ama sa kanya. Kaya, ilagay natin ang ating sarili sa kahit anong sitwasyon na ito. Yung bang ang dami mong binigay na mabuti, tapos masama yung igaganti sa'yo. Sige ha. Yung may lungga ang asong gubat, may pugad ang ibon, ngunit ikaw, wala kang mapagpahingahan kasi wala kang permanenteng tahanan, kasi ang ginagawa ay puro paglilingkod lang. Kaya mo ba yan? Kaya mo bang maging masaya sa kabila ng lahat ng yan? Kaya mo bang traidorin ng kaibigan? But despite that, makapagbigay pa rin ang kapatawaran? Kaya mo bang traidorin o i-betray? Halimbawa, yung ginawa sa kanya ni Pedro, pero binigyan mo pa rin yung chance ito? Hindi mo pa rin binago ang mabuting plano mo para sa taong ito? Kaya mo bang lahat ng ito? Kahit sa isang sitwasyon lang na naranasan ng ating Panginoon,
maging positibo pa rin kaya ang ating reaksyon? Kaya mo ba ito? Kasi kung hindi magiging ganito ang ating reaksyon, ibig sabihin, hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ng Panginoon. Hindi tayo talaga kumbinsido na mahal tayo ng Diyos. O matanong ko po kayo, ano yung John 3:16? Sige nga. Ayan, alam na alam. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Yun yung John 3:16. Very good. E ano naman yung John 15:9? O may clue na kayo. Yun yung binasa natin. Na sinabi ni Kristo, kung papaanong minamahal ako ng Ama, ganun din naman, minamahal ko kayo. Kung bakit kabisado natin yung John 3:16, pero hindi natin kabisado yung John 15:9. Eh, ganun din naman yun. Mas dinetalye lang, mas pinakita lamang sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bakit di natin kabisado? Hindi kaya dahil hindi tayo masyadong kumbinsido nito. Kamakailan po ay natsyambahan ko, napanood ang isang documentary sa parang YouTube yata yun. Ang na-feature ay yung mga karaniwan nating ginagamit at karaniwan din nating kinakain under a microscope. Okay? Halimbawa, yung doorknob, lalong lala sa restaurant, yung mesa, yung menu, yung kubiertos, pagkain tulad ng steak, mga karne, gulay, pechay, prutas, oranges, strawberries, yan. Under a microscope. Kasi alam naman natin, may dumi kahit papaano ang lahat ng yan. Alam natin yan, di ba? Lahat yan madumi. Okay? Pero kung makikita pala natin under a microscope yung dami nung dumi, yung itsura nung dumi, nako, mag-iiba ang paningin natin sa lahat ng ito. Baka hindi na natin masyadong gamitin. Gamitin man natin, papaliguan natin ang dala nating alcohol. Baka hindi na natin kainin. Ako po, alam ninyo ang naging epekto sa akin ito. Kapag ako yung mag-CCR, by the way, yung doorknob ng CR, ng restaurant, yun ang isa sa pinakamadumi. Alam niyo, pag ako mag-CCR, lalong-lalo na kapag may knob, kahit ihi-ihi ako, hihintayin ko munang may lumabas. Hindi may lumabas na ihi. May lumabas na tao. Paglabas niya, sahoy, tutulak na. Ngayon, hindi ko itutulak dun sa nap. Either dito sa itaas, o kaya dito sa ibaba. Ganon, ganon ako. Yun. Tapos, kahit na tapos na akong umihi, maghihintay muna ako nang mapapasok. Tapos, hintayin ko siya. Paglabas niya, saka kukunin yung pinto na ganon. Kaya, ewan ko, sana pagkakamalan yung kasarian ko. Ganun ako, ganun. Minsan, kapag wala na akong choice, wala akong alcohol, yung pinakalaylaya ng t-shirt ko, ganun ko. Subukan nyo. Mapagkakamalan din kayong weirdo ng ibang tao. Lalong-lalo na yung nangyari sa akin. Ginanong ko may nagbukas. My point is, binago ng realization na yon. Nakita ko kung gaano karami, kung gaano ang itsura ng mga bakterya at germs na yon. Kaya, nag-iba yung aking reaksyon. Alam kong marumi, pero nung makita kung gaano karami, kung gaano kadumi, at yung itsura ng dumi, iba yung naging reaksyon ko, iba na yung naging attitude ko. My point is this, alam nating mahal tayo ng Diyos, okay? Pero kung marirealize natin kung may microscope lang para dito, kung makikita natin yung depth, yung bigat nito, yung lawak ng pagmamahal nito, yung consequence ng pagmamahal na ito. I guess kung papaanong naging iba yung reaction ko sa doorknob na isang CR, mas magiging iba ang reaction natin sa buhay. Mas magiging masaya tayo kahit
nagigipit tayo paminsan-minsan basta tayo nagpapakabuting tao. Mas magiging mapanindigan tayo sa katotohanan. Mas magiging may pag-asa tayo sa kabila ng mga problema. Mas magiging positive ang outlook natin sa buhay. Mas titibay ang ating pananampalataya inasmuch as ang pananampalataya natin na hindi mauwi sa wala, etc. Ganun talaga ang mangyayari kung mas ma-appreciate natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayon, balik tayo sa tanong, naniniwala po ba tayo? Kung hindi ganun ang nataramdaman natin, eh sino ang nagkukulang? Siya nga ba talaga? Siya sa pagbigay ng pagmamahal niya o tayo sa pag-appreciate ng pagmamahal niya? Huwag na po nating pahirapan pa. Tayo. Kasi ang Diyos, hindi pwedeng magkulang. Pwede siyang sumobra pero hindi siya pwedeng magkulang. At kapag sinabi niya, totoo yun, maniwala ka. Siya ang katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Tayo. Tayo ang nagkukulang sa pag-appreciate ng pagmamahal niya. Sana mga kapatid, bago pa man tayo humiling ng marami pang mga kung ano-anong biyaya, ha? Ito ang hilingin nating biyaya sa Diyos. Yung tulungan tayo ma-appreciate ang pagmamahal niya sa atin. Sapagkat kapag nagkaganon, alam po ninyo, kahit na hindi niya ibigay ng eksakto kung ano yung hinihiling natin sa kanya, kahit yung parang pagtanggi niya ay ituturing nating bahagi ng pagmamahal niya kapag kumbinsido tayo na tayo mahal niyang talaga. Pero kapag hindi nagkaganon, kahit napakarami ng biyaya, nandiyan at lantaran na ang binibigay niya, isipin natin kulang pa kasi nga hindi natin na-appreciate talaga ang pagmamahal niya. Di ba't ganun sa pamilya? Sa pamilya, may totoong nagmamahal talaga. Yung sobra-sobra na talaga, yung ginagawa at binibigay niya. Pero puro pa rin reklamo at paghahanap ang iba. Kasi nga hindi niya na-appreciate yung pagmamahal na ibinibigay nito. Lagi pa rin siyang naghahanap, lagi pa rin siyang nagre-reklamo. Gayong sa totoo lang, kung papaanong ganun ang ginagawa natin sa Panginoon, di mo ako mahal. Ang totoong may kulang, hindi siya, hindi tayo. Sa pamilya ganun, yung pinakamareklamo, yun yung pinaka hindi nakakakita ng pagmamahal ay binibigay sa kanya at ang pinakadahilan, siya talaga ang nagkukulang ng pagbibigay ng pagmamahal. Ibinabaling lamang niya yung sisi para pagtakpan ang kaniyang pagkukulang. Sakit kaya nun? Masakit na yung nagbibigay ka ng sobra-sobra, tapos para sa iba, kulang pa? Eh mas masakit yung siya yung nagkukulang. Binabaliktad lang niya yung istorya para matagpan yung pagkukulang niya at ikaw pa ang siyang ipag-worry at mapag-isip niya. Pag ganun, huwag nating papansinin yung mga taong ganun. Mabuhay ka sa katotohanan, ikaw talaga yung nagbibigay ng sapat at sobra-sobra pa. Mabuhay siya sa kasinungalingan na tayo ang siyang may kulang pa at hindi siya. Pero sa totoo lang, ay siyang talaga. After all, nakikita naman ng Diyos. At yan naman din ay nakikita ng iba. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.